paninindigan sa ipinaglalabang teritoryo. Ito ang dahilan ayon kay DFA Secretary Albert Del Rosario kung bakit hindi tatatakan ng Pilipinas ng visa ang mga bagong Chinese e-passport. Ito ay matapos lagyan ng China ang mapa ng West Philippine Sea sa kanilang pasaporte. Ito ang itsura ng bagong e-passport ng China. Taglay ang kontrobersyal na mapa, kabilang ang mga teritoryong inaangkin ng ibang bansa, kasama ang Pilipinas. Sa ANC Head Start, ipinaliwanag ni DFA Secretary Albert Del Rosario kung bakit hindi nila tatatakan ng Philippine visa ang mga Chinese e-passport na ito, kundi sa hiwalay na visa application form na lamang. We just want to be able to make sure that we are not endorsing that which we are protesting. What they should do is remove the imprint of the South China Sea on their passport. Nauna nang inanunsyo ng Vietnam na hindi rin nila tatatakan ang Chinese e-passport, habang ang India naman naglagay ng mapa ng India sa sarili nilang stamp. Plano rin ng Estados Unidos na iakyat ang issue sa China. The United States is merely trying to bring out the fact that this activity or this action of China raises tension. Mm-mm. And obviously we want to be able to control tension to be able to sustain stability in the region. Umalma rin ang kalihim sa tatlong barko ng China na nasa may Scarborough Shoal ngayon. Gayong napagkasunduan na noong Hulyo ng Pilipinas at China na i-pull out ang mga barko. We're asking them to pull out their ships as agreed upon. Ayon naman sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, hindi dapat palakihin ang issue ng bagong mapa sa kanilang e-passport.